Magandang hapon po sa inyo mga ka-growers, mga ka-farmers. Welcome po sa aking YouTube channel, ang Kalamang Seed Trivia. Ngayon pong hapon po na ito ay pakikita ko po sa inyo yung aking pag-i-spray na sa pumagitan po ng ating power spray at ang aking i-spray mga kasambahay yung dapulak. Ano po ba itong dapulak na ito? Ito po yung mamaliliit na insekto na kung saan po ay dumadapo dito sa ating kalamansian. At sila po ay nagpo-produce po ng katas nito sa ating kalamansi na malagkit sa likod at maging man po sa harap. Pagka ito po mga kasambahay hindi po natin na-spray, ito po ay magsisilbing maitim at kaya niya sirain ng dahon ng ating kalamansi. Kaya sa pagkakataong ito, i-share ko po sa inyo kung paano po namin inaalis po yung dapulak para hindi po malagkit doon sa mga mamimitas, kasi pag pinitas po ang inyong kalamansi, maitim po ang kanilang kamay, pati na rin po yung damit ay maitim. Hindi ko lang po alam kung sa inyo pong lugar ay meron pong ganyang sitwasyon, kasi pagkabuwan po ng Marso, pati na rin po ang April, diyan po lumalabas po ang maraming mga dapulak sa ating kalamansi. Ito po yung tinatawag po namin na lagkitan. Ayan po mga ka-farmers, ka-growers, yan po ang itlog po ng dapulak. Diyan po sila nangingitlog, kaya ito po yung ating kalamansi ay napapalabas po niya yung matamis. Alam niyo po mga kasambahay, matamis po yan pero hindi naman po siya pulot. Kaya yun po ang ating lilinisin. Yan, nakita po ninyo, medyo maitim na po yung dahon ng ating kalamansi dahil po doon sa dapulak. Pagka hindi po natin ito alisin ay mangyayari po sa dahon natin, yan po masisira, matutuyo. Kaya kailangan din po natin na alagaan at linisin po noong ating tinatawag po na dishwashing. Kaya yung kalamansi po natin mga ka-growers, ay pagka hindi po natin napagmamasdan ay magiging ganyan po ang resulta. At pagka pinitas po ng ating mga mamimitas, maitim po ang kanilang kamay dahil doon po sa dapulak. At yan po ay malagkit. Mga ka-growers, ayan po. Ayan. Kung yan po mga ka-growers po ay ate pong titikman, matamis po yan para po siyang pulot. Pero hindi naman po yan ang ginagawang pulot. Mangyayari po dyan, iitim po yan pagka hindi po ating in-spray mga kasambahay. Pakitimpla ng aking pong gamot at para na rin po doon sa request ng ating po mga ka-farmers, hindi po ako nag-i-introduce po ng gamot, pero sa pagkakataon pong ito ay ito lang po kasi yung aking ginagamit dito sa aming lugar pagka po ang kalamansi ay madapura. Ito naman po yung ating pinaghalong special na gamot o yung mamahali tsaka po yung regular mga kasambahay. Ito po naman po ang ating pantakal. Dalawang takal po sa isang drum. At ito naman po yung ating dishwashing. Bakit po ba meron tayong dishwashing? Hindi po ako maghuhugas po ng plato. Puhugasan po natin yung dahon ng kalamansi na mayroong lagkitan. Mamaya ipakikita ko po sa inyo kung ano ba yung lagkitan na ito na sanhi po ng dapulak. Ito po ay isang litro, bali kalahating litro po ang ilalagay po natin dito sa isang drum. Okay na po siya. Kailangan po kalahati para maging maganda at maayos po yung ating paghuhugas sa dahon pati na rin po sa bunga. Ito po, lalagyan po natin ng tubig para po tunawin. Okay lang po na gamitan po ng kamay basta't huwag lang po magtatagal para lang po malusaw. Siyempre kailangan rin po ng mabuting paghuhugas para pag-iingat na rin to mga kasambahay, mga ka-farmers. Pag mimix po natin ito, haluin
Tsaka po natin itong gagamitin pang spray para mahugasan ang dapulak yung pong lagpitan ng ating kalamansi. Po ako mag-spray mga farmers natin, mga ka-growers, at ito po ang aking ginawa to ng pag-spray. Sana po nakatulong po sa inyo kung meron po kayo nga tinatawag po na dapulak o yung lagkitan dito sa aming sa Kabyaw. Meron po kasi, kaya obligado po namin spray para po lumilis po yung dahon dito, mga ka-growers. Pwede po natin gawin ito mga ka-farmers ng weekly. At halimbawa naman ay stop na rin po kayo sa inyo po ang pag-spray ng inyong kalamansi. Eh, pwede naman po ninyo na puro tubig at saka po dishwashing, or kaya pwede rin po yung sabon na pulbos. Tutunawin po natin sa ating timba na mayroon tubig at ilalagay po natin sa drum, mga ka-farmers, para po luminis po yung dahon at mawala po yung lagkit ng ating kalamansi. At protection na rin po natin ito sa ating pong mga mamimitas para hindi po sila magreklamo na marumi o maitim yung kanilang kamay pagka sila ay pumipitas ng kalamansi. Ngayon pong araw po na ito, mga ka-growers, ay may isang pa. Ako po ay magpapaalam na po sa inyo para po sa isa na naman pong kalamansi trivia. Don't forget po na mag-subscribe dito po sa aking YouTube channel at pati na rin po sa aking Facebook page para po mayroon po kayong bagong update na video na aking pong ilalabas, at malaking bagay po nito na may tutulong doon po sa ating mga bagong magkakalamansi at gusto po sa ganitong negosyo. At sana po mga ka-growers, mga ka-farmers, idalangin po natin ang ating mga kapwa Pilipino na sa ibang bansa bahay. At sa oras pong ito, ako po si Kuya Berhel Bunag na nagsasabi, mag-aral at magsipag na mabuti upang ang ani ay dumami. Magandang araw. Maraming salamat. Paalam na po sa inyo.